Nagunahan sa pagbatak ang mga luha ni Kathy habang walang kurap na nakatitig sa dilat na mga mata ng biyanan na mahigpit na nakayakap sa kanya. Mami! Naramdaman nito ang pagluwag ng mga braso ng matanda. Sinapo niya ito sa likuran bago pa man ito bumagsak. Mami! Madam Matilda! Unti-unting ipinikit ni Matilda ang mga mata. Kumibot ang nanunuyo nitong mga labi. Marami siyang nais sabihin sa manugang. Gusto pa niyang humingi ng tawad dito. Gusto pa niyang ihingi ng tawad ang kanyang anak. Nais pa niyang ibilin dito na kahit anong mangyari ay huwag na huwag nitong iiwan si Samuel. Dahil naging saksi siya kung paanong mahalin ito ng kanyang anak. Ngunit wala na siyang lakas para mamutawi ang mga katagang nais niyang iparating sa manugang. Mami! Iyak na sigaw ni Kathy. Pinako naman sa kinatatayuan si Ashley sa biglang pagharang ni Doña Matilda. Yumakap ito sa karibal dahilan upang sa likod nito tumama ang bala na para sana sa babaeng kinamumuhian niya. Mabilis na tumakbo pataka si Dr. Mendez habang naging maagap naman si Danilo. Tinakbo nito ang direksyon ni Ashley nang makita nito ang muling aktong pagkalabit sa gatilyo ng hawak na armas. Muling umalingaw-ngaw ang putok sa loob ng kabahayan. Danilo! Malakas na sigaw ni Isay na namilog ang mga mata ng paluhod na bumagsak sa sahigang asawa. Ngunit hindi alintana ng lalaki ang tinamong sugat sa pagdaplis ng bala sa kanyang tagiliran. Tumayo ito at nilundag si Ashley na hindi agad nakaiwas. Nag-agawa ng armas ang dalawa. Halos magkabanggaan naman sa bukana ng pangunahing entrada ng mansyon sina Froilan at Dr. Mendez. Sandaling nagkatitiga ng dalawa na tila kinikilala ang isa't isa. Lumarawan sa mukha ng binatang pagtataka habang nakatingin sa sugatang mukha ng doktor. Pamilyar ito sa kanya. Ngunit hindi mahagilap ng kanyang isip kung saan ito nakita o nakilala. Pero sa hitsura nito, tiyak niyang may hindi magandang nangyayari sa loob ng kabahayan. Akto nitong hahablutin sa kwelyo ang matanda nang mabilis itong nakailag. Tumakbo ito palayo. Ngunit hinarang ito ng mahabang armas ng gwardya. Sa pagkakarinig muli ni Froilan sa potok ng armas, mabilis itong kumilos. Hinanap nito ang direksyon ng pinanggalingan yon. At namataan niya ang paika-ikang lalaki na palabas ng malawak na sala. Tinakbo niya ito at binigwasan ng isang malakas na suntok, dahilan upang tuluyan na itong mawala ng malay. Hindi man siya sigurado kung kalaban ito o kakampi, pero nais niyang makasiguro. Danilo! Napatingin si Froilan sa kaliwang bahagi ng sala dahil sa malakas na sigaw. Napansin ito ang isang pasilyo kung saan naroon ang hagdan, patungo sa pangalawang palapag ng mansyon. Halos lipa rin ito ang bawat baitang. Lalo na nang matanawan nito si Kathy. Muling nabulabog ang paligid sa isa na namang putok ng armas. Danilo! Kathy! Napalingon si Kathy sa pagtawag sa kanya. Luhaan itong nakaluhod sa sahig habang kalong ang sugatang biyanan na habol ng hininga. Froilan! Agad na nilapitan ni Froilan ang dalaga. Mahigpit itong niyakap. Froilan! Kailangang madala agad siya sa ospital! Luha ang pahayag ni Kathy na nababalot ng takot ang mukha habang nakatitig sa nag-aagaw buhay na matanda. Napatingin si Froilan sa sugatang lalaki na nasa sahig kung saan naiilaliman nito ang tiyak niyang si Ashley. Napilit kumakawala sa mabigat na katawan ni Danilo. Danilo! Luha ang lumuhod sa harap ng asawa si Isay. Danilo! Hinila niya ito mula sa pagkakadapa nang makawala si Ashley pagapang itong umatras. Nanlisik naman ang mga mata ni Isay. Mabilis nitong dinampot ang armas na nasa sahig, di kalayuan mula sa kanya. Kumapit si Ashley sa barandilya na humaharang sa pangalawang palapag. Pinilit nitong tumayo sa kabila ng panghihina ng katawan. Napakasama ng budhi mong babae ka! Napatingin ang dalaga sa nakaumang na armas. Kinalabit ito ng ginang, ngunit hindi ito pumutok. Inihakbang ni Ashley ang mga paa. Nanginginig ang mga tuhod nito. Pero hindi niya ito alintana. Kailangan niyang makatakas. Saka na lang siya mag-iisip ng ibang paraan kung paano maniniwala sa kanya si Samuel sa mga tatahiin niyang kwento. Tinabig nito ang armas na humarang sa kanya na paulit-ulit pa rin kinakalabit ng ginang. Alam niyang wala na itong bala. Tatlo lang ang inilagay niya dito sa pag-aakalang sapat na ito para matapos niyang sagabal sa kanyang buhay. Pero may mga nakialam. Bakit ba maraming nakikialam sa kanyang kaligayahan? Sa sobrang galit ng ginang, inihagis at ibinato nito ang armas sa papatakas na dalaga. Tumama ito sa likod nito.
Ngunit hindi man lang natinag o huminto si Ashley. Titiisin muna niya ang sakit. Ang mahalaga ay makaalis muna siya. Akmang susuguri na ni Isay si Ashley nang marinig nito ang sunod-sunod na ubo ng asawa. Muli itong lumuhod sa harap nito at mahigpit itong niyakap. Tumayo naman si Froilan. Lumarawan sa mukha nito ang matinding galit. Sinalubong nito ng malakas na sampal ang papatakas na si Ashley. Pagbabayaran mo to, Ashley. At sisiguraduhin ko na mabubulukas sa kulungan. Sa halip na tugunin ng dalagang pagbabanta ni Froilan, ay sarkastiko lamang itong ngumiti sa kanya at malakas niya itong itinulak. Akmang muli itong pagbubuhatan ng kamay ng binata nang matigilan ito sa muling pagpailan lang ng putok ng armas mula sa labas ng mansyon. Tiyak niyang sa gwardya ito. Tumalikod na si Ashley. Binilisan ito ang mga hakbang pababa ng hagdanan. Froilan! Tumawag ka na ng tulong! Bilis! Inabutan ni Ashley sa labas ang sugatan na gwardya na nagpumilit pang bumangon. Ngunit muli itong napahiga nang bigwasan nito ng suntok sa mukha ni Dr. Mendez. Matapos masiguro ng doktor na hindi na siya mahahadlangan ng katunggali, tinakbo nito ang gate at binuksan nito. Tinungo nito ang sasakyan na hindi na napansin ang presensya ni Ashley at ang pagsunod nito sa kanya. Nangangatal pa ang kamay nito nang kinapa sa bulsa ng suot na pantalon ng susi ng kotse. Kasabay ng pagpasok niya sa sasakyan ay ang pagsakay naman ni Ashley sa harapang upuan. Bilisan mo, Doc Mendez! Kailangan nating makatakas! Sa halip na tumalima ang matandang doktor, binuksan nito ang pinto sa tagiliran ng dalaga at itinulak ito palabas. Napapikit sa sakit si Ashley sa pagbagsak nito sa simento. Halos hindi nito maigalaw ang nananakit na katawan. Napadilat ito sa ugong ng papalayong sasakyan ng doktor na akala pa naman niya ay magiging kakampi niya hanggang sa huli. Pinilit bumangon ang dalaga nang makarinig ito ng mga sirena. Tiyak niyang naabisuhan na ng mga kapitbahay ang pulisya sa pagkakabulabog ng mga ito sa sunod-sunod na putok ng armas. Halos pagapang na tinungo ni Ashley ang likurang bahagi ng mansyon. Nagtago ito sa makapal na halamanan nang mulunigan ang paghimpil ng mga sasakyan ng otoridad. Huwag kang kikilos! Itinaas ni Froilan ang dalawang kamay sa pagtutok sa kanya ng mga armas. Hindi ako kalaban. May dalawang sugatan sa loob. Kailangang madala agad sila sa ospital. Sinukat muna ng opisyal ang katapatan ng kaharap. Sandali nitong pinasadahan ang tingin mula ulo hanggang paa ang binata. Men, move! Mabibilis ang mga hakbang ni Samuel nang makababa ito ng kotse na ipinarada sa tabi ng ospital kung saan siya nakatanggap ng tawag na nasa kritikal na kondisyon ang kanyang mga magulang. Naguguluhan siya sa nakarating na balita sa kanya. Ang labis pang nakadagdag sa kanyang pagtataka ay kung ano ang ginagawa ng ama sa mansyon. Samantalang nagpaalam ito sa kanya ng ilang buwang bakasyon para bisitahin ang kapatid nito sa Amerika. At si Kathy, napailing ang binata. Hindi kailanman magagawa ng kanyang asawa ang akusasyon ng pulisya. Nagkamali ang mga ito. Tiyak niyang ibang tao ang nasa likod ng nangyari sa kanyang mga magulang. Tinungo ni Samuel ang nurse station. Excuse me, where's the room of Ryan and Matilda Herrera? Hinanap muna ng nurse ang pangalan ng mga pasyente sa logbook na nasa harap nito. Second floor, room 30. Napatayo mula sa kinauupuan sa labas ng operating room si Isay nang makita nito ang paparating na si Samuel. Manang Isay! Isang malakas na sampal ang agad na pumutol sa iba pang sasabihin ng binata. Sa oras na may mangyaring masama sa kanila, ito ang tatandaan mo, Samuel. Hinding-hindi kita mapapatawad! Naumid ang dila ng binata. Hindi niya alam kung ano ang sasabihin sa nakalarawang galit sa mukha ng dating kasambahay na itinuring na niyang pamilya at pangalawang magulang. Kung nakinig ka lang sana sa amin noon ni Madam Matilda, sana maaga pa lang ay naputol na ang kasamaan ng inakala mong asawa! Halos lumabas ang mga ugat nito sa leeg sa pagsigaw sa alaga sa labis nitong galit. Anong ibig mong sabihin? Si Ashley Alvarez ang kasakasama mo ng ilang buwan sa iisang bubong! Sandaling namayani ang katahimikan sa pagitan ng dalawa. Alam ko. Ibinaba ng binata ang tingin dahil hindi niya kayang salubungin ang nagbabagang mga mata ng ginang. Matagal ko nang alam. Ayaw lang tanggapin ang puso at isip ko. Natigagal si Isay sa rebelasyong narinig. Noong akusahan niya kayo ng pagnanakaw, nagpasagawa ko ng DNA test. Doon ko nalaman ang katotohanan na hindi siya si Kathy. Isa uling malakas na sampal ang pinadapo ni Isay sa pisngi ng binata.
Bakit, Samuel? Bakit inilihim mo ito? Naupo si Samuel. Ikinulong nito ang dalawang palad sa mukha. Sunod-sunod itong napailing. Hindi ko alam na hahantong sa ganito ang lahat. Hindi ko alam na magagawa ito ni Ashley. Samuel! Halos hindi maibuka ni Isay ang bibig sa sobrang pagkasindak sa nalaman. Alam ko na isang araw ay malalaman din ni Kathy ang katotohanan. Ang katotohanan na ako ang may kakulangan. Hindi niya ako mapapatawad. Iiwan din niya ako. Luhaan itong tumitig sa ginang. Pero si Ashley, mahal na mahal niya ako. Alam kong matatanggap niya na kahit kailan ay hindi ko siya mabibigyan ng anak. Paano mo nasasabi yan, Samuel? Alam mo kung gaano ka kamahal ng asawa mo. Muling ikinulong ng binata ang mukha nito sa mga kamay. Napahugulhol ito ng iyak. Sagutin mo nga ako ng totoo, Samuel. May kung anong bumabangong hinala sa kanyang puso. Minahal mo na ba si Ashley? Napayuko muna ang binata bago ito marahang tumango. Natigagal naman sa kinatatayuan si Isay na hindi makapaniwala sa narinig. Halos hindi maihakbang ni Samuel ang mga paa patungo sa silid na kinaroroonan ni Kathy. Tahimik lamang itong nakasunod sa pulis kung saan iginiya siya nito sa isang makipot na pasilyo. Huminto sila sa isang nakasarang pinto. Dito isinagawa ang interogasyon kay Kathy tungkol sa mga nagdaang nangyari. Lalong lumakas ang takot at pangamba ng binata nang pinihit ng pulis ang seradura at bumukas ang pinto. Tila ng mga oras na iyon ay hiniling niyang sana ay tumigil na lang ang kanyang paghinga. Hindi niya napaghandaan ang pagharap nila ng asawa. Hindi niya alam kung ano ang mga nararapat na salita na pareho silang hindi masasaktan. May kung anong kirot sa puso ang naramdaman ni Samuel nang bumungad sa kanyang magkatabing sina Kathy at Froilan na sabay na napatayo nang pumasok siya ng silid. Mr. Herrera, please take your time. Tapos na rin naman ang interogasyon sa kanila. Wika ng kasamang pulis. Salamat. Aktong aalis si Froilan para bigyan ng puwang ang pag-uusap ng mag-asawa nang maagap itong pigilan sa kamay ni Kathy na hindi naman nakaligtas sa mga mata ni Samuel. Lalo siyang nakaramdam ng sakit. Dito ka lang. Halos pabulong na utos ng dalaga. Maghihintay ako sa labas. Hinalikan nito sa pisngi ang kababata. Alam mo na lagi lang akong maghihintay. Napayuko si Samuel. Kasalanan niya. Tama lang na masaktan siya dahil hindi siya karapat-dapat sa pag-ibig ng asawa. Nabalot ng nakabibinging katahimikan ng apat na sulok ng maliit na silid nang maisara ni Froilan ang pinto. Nanatili lamang si Samuel na nakayuko habang titig naman dito ang dalaga. Parehong nakikiramdam ang dalawa. Ilang sandali pang lumipas at pabagsak na lumuhod sa sahigang binata. Mabilis naman ang naging pag-iwas dito ng tingin ni Kathy na pilit pinipigil ang pagpatak ng mga luha. Hindi siya iiyak. Sawa na siya sa pagiging mahina. Paluhod na tinungo ni Samuel ang kinatatayuan ng asawa. Mahigpit niya itong niyakap. Patawarin mo ako. Patawad kong naging duwag ko. Pinatigas ni Kathy ang kanyang puso. Hindi siya makaramdam ng ni kahit katiting na awa sa asawa. Tumayo si Samuel. Hinawakan sa magkabilang braso ang asawa na pilit pa rin ang pag-iwas ng tingin sa kanya. Kathy, magsimula ulit tayo. Matalim na pinukol ng tingin ng dalaga ang kaharap. Please, let's start a new life. Katulad nung dati. Kapag maayos na sina mami at daddy, lalayo ulit tayo. Aktong yayakapin nito ang dalaga nang maagap itong umiwas. Itinulak ni Kathy ang asawa at pinadapo sa pisngi nito ang magkabilang sampal. Alam mo ba, noong sinabi mo sa akin na kailanman hindi kita mabibigyan ng anak, walang araw at gabing hindi ko yun iniyakan. Napapikit si Samuel. Ramdam niyang matinding sakit na idinulot niya sa kanyang asawa. Minahal kita. Ibinigay ko sa iyo ang buo kong tiwala. Ibinuhos ko ang pag-aalaga. Pinahalagahan kita higit pa sa buhay ko. Ano pa ang kulang, Samuel, para saktan mo ko ng ganito? Hindi ko sinasadya. Hindi mo sinasadya! Malakas na sigaw ng dalaga kasabay ng sunod-sunod nitong pagsuntok sa dibdib ng asawa. Hindi inilaga ni Samuel ang pisikal na pananakit sa kanya ng dalaga. Tinanggap niya ito. Kulang pa nga ito sa laki ng kasalanang nagawa niya. All these years, sa halos mahigit 10 taon nating pagsasama, naitago mo sa akin ang katotohanan. Wala kang pinagkaiba kay Ashley.
Sakim ka rin! Bakit, Kathy? Kapag sinabi ko ba sa'yo na ako ang may kakulangan, buong puso mo ba yung matatanggap? Kung ikaw nga hindi mo matanggap ang sarili mo. Natigilan ang dalaga sa naging tanong ng kaharap. Alam mo kung gaano kita kamahal. Natakot lang ako na isang araw ay iiwan mo ko dahil hindi kita kayang bigyan ng anak. Hindi yun sapat na dahilan para itago mo sa akin ang lahat. Nakita ko kung gaano ka kalapit sa mga bata. Masaya ka sa tuwing kasama kanila at alam mo na masaya din ako na kasama ka. Pagputol ni Kathy sa iba pang sasabihin ng asawa. Alam mo yun, Samuel, dahil ikaw ang minahal at pinili ko. Muling hinawakan ng binata sa magkabilang braso ang asawa. Let's forget everything. Magsimula tayo ulit. We can never be the same again. Gagawin ko ang lahat para bumalik ulit tayo sa dati. Please, Kathy, bigyan mo uli ako ng pangalawang pagkakataon. Noong matuklasan niya na si Ashley ang nasa likod ng mukha ng asawa niya, nais niya na noong isiwalat ang katotohanan sa pagbabalat kayo nito. Ngunit dahil sa kabutihang ipinapakita sa kanya ng babaeng labis na nagmahal sa kanya, ay hinayaan muna niya na lumipas ang pagkakataon hanggat unti-unti niyang naramdaman na nahuhulog na ang loob niya dito. Tiyak niya sa sarili na matatanggap nito ang kanyang kakulangan. Isang paniniwalang alam niyang hindi magagawa ni Kathy. Dahil magkasintahan pa lamang sila noon, ay maraming ulit na nitong nabanggit sa kanya ang pangarap nito na magkaroon ng mga anak. Hindi na niya maibibigay ang kasiyahan sa asawa. Naging makasarili man siya nang hinayaan niyang mahulog ang loob niya sa impostora, ay huli na para pagsisihan niya ito. Pero mas nangingibabaw pa rin sa puso niya ang pagmamahal sa asawa. At nakahanda siyang gawin ang lahat upang mapatawad siya nito at muling bigyan ng pangalawang pagkakataon. Buntis ako, Samuel. Natigilan si Samuel sa narinig. Dahan-dahan itong ibinaba ang tingin sa tiyan ng asawa. Hindi pa man halata ang nasa sinapupunan nito, tiyak niyang hindi magsisinungaling ang asawa sa naging revelasyon nito. May kung anong sakit siyang naramdaman sa puso bilang isang lalaki. Ngunit kailangan niya itong tanggapin dahil nasadlak sila sa isang sitwasyon kung saan sinubok ng tadhana ang kanilang pag-iibigan at nagpatalo siya. Mahigpit nitong niyakap ang asawa. Kompleto na tayo! Magiging masaya na tayo! Lalayo tayo, Kathy! Kasama ang magiging anak natin! Mula sa labas ng silid ay inilayo ni Froilan ang pagkakasubsob ng noon nito sa nakasarang pinto. Narinig niyang naging usapan sa pagitan ng mag-asawa at sapat na iyon upang mapagtanto niya na kahit kailan ay hindi niya mahihigitan si Samuel. Nagkamali siya nang umasa siya na maaangkin na rin niya ang buong puso ng babaeng pinakamamahal. Napaatras ito habang titig na titig sa nakapinid na pintuan. Sa pangalawang pagkakataon, muli na naman siyang nasaktan. Mawawala na naman sa kanya si Kathy, kasama ang kanilang anak. Abot tanaw ni Ashley mula sa kanyang pinagkukublihan sa kabilang kalsada, ang dalawang police car na nakahimpil sa tapat ng kanilang bahay. Alam niyang lumabas na ang katotohanan. Malakas ang pakiramdam niya na nakarating na ito kay Samuel. Baka nga sa mga oras na yun ay kasama na nito si Kathy. Kayakap habang nagpapalitan ng mga salitang puno ng pagmamahal. At siya, muli na namang mangungulila at mangangarap sa pag-ibig ng lalaking tangi lamang niyang minahal. Nangihinang naupo sa likuran ng dalawang malaking drum ng basurahan si Ashley. Tahimik ang naging pagluha nito habang nakatitig sa kadiliman. Sa naging malaking laban na hinarap niya, talunan pa rin siya sa huli. Lagi na lang siyang talo, laging nawawalan. Napaunat mula sa pagkakasandal sa drum si Ashley nang maulanigan nito ang pag-alis ng dalawang sasakyan. Tumayo ito at palihim na sumilip sa pinagtataguan. Hatid na naw ang papalayong mga sasakyan. Ilang sandali muna itong nanatili sa kinaroroonan. Pinagala ang tingin sa paligid. Malalim na ang gabi kaya nahihimbing na ang ilang mga residente. Mabilis na tinawid ni Ashley ang kabilang kalsada. Maingat nitong itinulak ang gate. Alam niyang nakakandado na ang harapang pintuan ng bahay nila at hindi siya sigurado kung pagbubuksan siya ng ina. Kaya tinungo nito ang likurang bahagi. Nakakandado na rin ang back door sa kitchen. Pero maswerte namang nakabukas ang bintana sa tagiliran nito. Ipinasok ng dalaga ang kamay nito sa bintana. Kinapang seradura. At nang marinig nito ang mahinang tunog ay dahan-dahan niya itong pinihit. Pating kaya ditong pumasok. Madilim na ang bahaging iyon ng kanilang bahay. Ngunit natanawan nito ang malamlam na liwanag sa maliit nilang sala. Walang ingay itong humakbang palapit.
at nakita niya ang ina na nakaluhod sa sahig. Ilang sandali muna niya itong pinagmasdan. Pareho na tayo, ma. Napatigil sa pagro-rosaryo si Aling Mabel. Hindi man ito lumingon, tiyak niya kung sino ang nagmamay-ari ng tinig. Pareho na tayo ng kapalaran, nagmahal at nasaktan. Matapos nating isuko at ibigay ang lahat, nawalan pa rin tayo sa huli. Magkaiba tayo, Ashley. Nasaktan naman ako sa taong pinakamamahal ko. Natuto naman akong magparaya at magpatawad. Hindi pinansin ng dalaga ang tinura ng ina. Naupo ito. Nakaramdam siya ng galit sa itaas, kaya mabilis niyang iniiwas ang mga mata dito at sa halip ay binaling ito sa kawalan. Iginanti na kita sa kanya. Napahigpit ang hawak ni Mabel sa rosaryo. Pinahirapan ko siya. Sana nakita mo kung paanong nagbakaawa sa akin si Ryan Herrera. Galit na wika ni Ashley. Naiiyak naman ang kanyang ina na nakatingin sa kanya. Hindi matanggap na naging ganito ang kapalaran ng kanyang anak. Mahuli na kaya nila si Ashley? At ano ang magiging reaksyon ni Samuel sa pagkikita nila? Abangan sa susunod na kabanata. Please like, share, subscribe para lagi kayong updated. Maraming salamat po.